Tayo'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang at paggunita ng kapestahan ng kalinis-linisang puso ni Maria, ating itaas sa Diyos ang lahat nating mga panalangit, mga kahilingan. Kaisa ng panalangin ng ating mga kapatid na umaasa ng panalangin mula sa atin, lalo't higit yung mga nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng karamdaman at may mga pinagdaraan ng mabigat sa buhay. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga pagkakasala at humingi tayo sa Diyos ng awa at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Hoy kapayapaan sa mga taong tinalulundan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi. Salamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit,
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilalaning anak ng Panginoon saan man makita. At tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak na ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay mapopuot sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko kayo ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mga mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari ring buhayin, maari rin ninyo kaming payamanin o pahirapan, maari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napakadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Anak, suma sa inyo ang pagpapala ng Diyos ng kataas-taasan, higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo
ay hindi na mapaparami sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi niya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3rd araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang balisapat na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tunay sa buhay natin, pag pumasok ang pangamba, ay tila nagiging magulo ang lahat sa atin. Pag pumasok ang kahinaan ng ating loob, tunay na tila ang lahat ng mga pagkakataon sa ating buhay ay ating pagdududahan. At pag napuno ng takot ang ating puso, tila hindi na tayo nakakakita ng mabuti o kaya ay nawawalan tayo ng pag-asa sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. At sa ating pong ebanghelyo, ito ang ating nakita sa katauhan ng Mahal na Birhen, ang pangamba at takot na baka kung saan mapunta ang kanyang anak. At ito ay isa sa mga takot ng magulang, lalo tigit ng isang ina, na mawala or mapariwara
at hindi mapapunta sa maayos ang o hindi maganda ang kahihinatnan ng kanilang anak. Pero sa pagkakataong ito, ipinakita pa rin sa atin ang Ebanghelyo kung paanong ang Diyos ay merong plano sa lahat. Dalangalang po at marami sa atin ay hindi ito nauunawaan at marami sa atin ay hindi ganun kabukas ang puso sa plano ng Panginoon. Pero magkagayon pa man sa pag-iral ng panahon, kung ano ang plano ng Panginoon ay ituturo at ipapakita niya sa atin. Katulad kung paanong sinabi sa Ebanghelyo ng sinabi ni Jesus na bakit niyo ako hinahanap na dapat ako ay nasa bahay ng aking ama. Ang sabi, hindi ito naunawaan ni Maria at ni Jose nung panahon na yon. Pero uti-uti, ipinakita ng Panginoon kay Jose at kay Maria kung ano ang dapat gampanan ng ang kanilang anak na si Jesus, ng anak ng ating Panginoong Diyos. Ipinapakita sa atin, mga kapatid, na sa pestahan ng kalinis-linisang puso ni Maria, si Maria ay naging malinis ang puso sa kabila ng mga takot at sa kabila ng pangamba na kanyang naranasan. Sa kabila ng hirap at mga dagok sa buhay, lalo tigit hanggang sa paanan ng krus ni Jesus, na andoon ang mahal na Birheng Maria na natiling dalisay ang kanyang puso, na natiling tapat sa pangako at sa kalooban ng Diyos. At ano po ba ang hamon sa atin ng kalinis-linisang puso na mahal na Birheng Maria? Una, ipinapaalala sa atin na kailangan natin na magkaroon ng puso mapagpakumbaba. Dahil sa buhay, lalo tigit sa panahon natin ngayon, marami ang pangyayari na hindi natin hawak, na hindi natin kayang kontrolin, na hindi natin kayang makita kung ano ang pwedeng mangyari. Pero kung may kababahang loob tayo, madali tayong makapag-adyas. Kung mababa ang ating puso, buong kababaan ng ating puso, kaya nating makisabay sa kung ano ang binibigay na hamon ng panahon natin ngayon. Pero kung tayo ay mapagmataas, kung tayo ay medyo hambog at tayo ay tila mataas ang tingin sa sarili, gugustuhin natin sila ang mag-adjust paligid o kaya ay ang mga tao sa paligid natin ang mag-a-adjust. Pero hindi po. Sa bawat pagkakataon po ng ating buhay, hindi lagi tayo ang nasa taas. Pero ang kapakumbabaan po at ang kababaang loob ay nagtuturo sa atin kung paano dapat tayo mas magiging mabuti at mas magiging maayos ang pamumuhay. At lahat po tayo ay gusto natin ng maayos at matiwasay na buhay. Gusto natin ng maginhawang buhay. Pero dapat nag-uumpisa po lagi sa kababaan ng ating puso. Nang sa gayon, maging bukas din ang ating sarili sa plano ng Diyos. At pangalawa po na ipinapaalala sa atin ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria ay ang pusong mapagtiwala. Marami sa atin ay pag nasaktan, pag nahirapan at kaliwat kanan ang dagok sa buhay, tila nawawalan na ng pag-asa. Hindi na kayang magtiwala. Ipinakita ng mahal na Birheng Maria kung paanong ang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama ay isa sa pinakamalaking bagay upang malampasan ang lahat ng hirap. Upang ang lahat ng sakit ay mapalitan ng pagmamahal. Upang ang lahat ng bigat ay magkaroon ng kagaanan sa kalooban. Naging magaan ang pagharap ng mahal na Birheng Maria sa lahat ng dagok at sakit na kanyang naranasan. Bakit? Buo ang kanyang tiwala na hindi ito magtatagal. Buo ang kanyang tiwala na merong dakilang plano ang Diyos para sa lahat. At siya ay alipin ng Panginoon at ninais niyang maganap kung ano ang plano ng Panginoon. At yun po sana sa buhay natin. Ipagkaloob natin ng buong buo ang ating tiwala sa kalooban ng Diyos. Dahil sa araw-araw ng ating buhay, patuloy namang ipinakikita ng Panginoon kung paano siya kumikilos sa atin. Kung paanong siya ay nagkakaloob ng patuloy na biyaya, pagpapala at himala sa ating buhay. Pero madalas, hindi natin nakikita ang mga bagay na ito. Bakit? Wala tayong tiwala. Nagkukulang tayo sa tiwala sa Panginoon. Madalas nga ang tanong natin,
Lord, bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Lord, bakit sa akin dapat mangyari? Lord, bakit kailangan pagdaanan? Bakit hindi natin subukan na tanungin ang Panginoon kung papaano? Instead na bakit, ang itanong natin, papaano? Panginoon, papaano ko lalampasan ang mga pagsubok na ito? Panginoon, papaano ko haharapin ang mga problemang ito? Panginoon, papaano ko lulunasan ang lahat ng ito? Nang sa gayon, hinihingi natin ang gabay ng Panginoon sa lahat ng ating pinagdaraanan. Dahil muli ang Panginoon ay patuloy na nagkakaloob ng gabay, biyaya at pagmamahal. At pangatlo higit sa lahat, sa pinakadakila sa katangian ng mahal na Birheng Maria, ay ang meron siyang pusong mapag-ubaya. For sure, meron ding plano si Maria sa kanyang buhay. May ninanais din ang mahal na Birheng Maria, pero mas ninais niyang magpaubaya sa plano ng Diyos. Mas ninais niyang magpaubaya sa kung ano ang gusto ng Panginoon para sa kanya. Inisantabi niya ang lahat ng hirap, inisantabi niya ang bigat, dahil alam niya na sa pagpapaubaya niya, mas magkakaroon ng kaganapan ang lahat ng plano at lalo tigit ang balitang ibinigay sa kanya ng anghel. Sa gayon din po ang paalaala sa atin pangatlo, magkaroon tayo ng pusong mapag-ubaya. Marami po kasi sa atin ay kumakapit sa galit, kumakapit sa inggit, nagkikimkim ng bigat ng loob. Marami nga po sa atin ay kinamatayan na. Pero wag naman po natin sanang antayin na kung kailan tayo ay nasa huling hantungan natin, na tila tayo ay nasa bingit ng ating kamatayan, saka tila tayo magkukumahog na bitawan ang lahat. Gayong pwede naman natin, lalo tigit sa oras na ito, bitawan natin ang bigat, magpaubaya tayo, magkaroon tayo ng puso mapagpaubaya na kayang magpatawad, na kayang magkaloob ng pagmamahal, at kayang makakita ng patuloy na kabutihan na meron ang bawat isa sa atin. Pero muli, ang pusong mapagtiwala at ang pusong kayang magpaubaya ay mag-uumpisa sa pusong mapagpakumbaba. At doon tayo magkakaroon ng malinis na puso at dalisay na hangarin para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong nakakadaupang palad natin, at higit sa lahat, sa atin din mga sarili. Kaya muli mga kapatid, ipinakita sa atin ang mahal na Birhen kung paano dapat tayo ay magtitiwala, magpapaubaya sa dakilang plano ng Panginoon. Dahil ipinapaalala niya na ang lahat ng pinagdadaanan natin ay hindi magtatagal. Dahil higit ang pagmamahal, plano at biyaya ng Panginoon kesa sa mga bigat, sakit at hirap na pinagdaraanan natin. Muli, sa bawat araw ng ating buhay, hayaan natin na malinis ang ating kalooban. Iyakapin ang kapakumbabaan, buong pusong pagkatiwala ang Diyos, ang ating buhay sa Diyos, at ipaubaya natin ang lahat sa Panginoon upang magkaroon tayo ng maayos at matiwasay na buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain. Siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa'y kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Arifelis na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin nawa ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Maria,
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod para sa pambansang pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. Tayo pong lahat ay mananalangin, dumudulog kami sa iyong pagkalinga. Mahal na Ina ng Diyos, habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito, sa daang taonang dinarasal ng simbahan ni Kristo, humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat, ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang Ina ng mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig, natahas sa naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan, ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming Ina, itinatalaga at ipinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming arsidiosisis sa iyong mapagmahal at kalinis-linisang puso. Mula sa pagkabuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan,
ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ng mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na Ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Buksa inawa nito sa kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong tulong at suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ngayon pong araw na ito ang huling araw ng pananatili sa atin ng Nuestra Señora de la Consolacion y Corella, ang ina ng Intramuros. Pagkatapos po ng banal na misang ito, siya po ay babalik na muli sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros. Nawa po ang isang linggong pagtigil niya sa atin ay naging pamamaraan natin upang tayo ay lalong mapalapit sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat tayo ay may karanasan ng takot at pangamba. Lahat tayo ay takot mamatay. Walang sino mang hindi takot mamatay. Lahat tayo ay takot mawalan ng mahal sa buhay. Takot magkasakit. Takot mawalan ng hanap buhay. Takot maraming takot at pangamba. Nangangamba tayo na baka yung kapayapaang ating tinatamasa ngayon ay kinabukasan ay wala na dahil sa maraming banta sa ating sovereignty, sa ating kapayapaan. Pero hindi doon natatapos ang ating paglalakbay bilang mananampalataya. Gusto natin na ang takot at pangamba natin sa buhay ay ating mapagtagumpayan, right? Ayaw natin na talo tayo sa laban na ito. Hindi lamang dahil yan ang aspiration natin, ang maging victorious o tagumpay sa lahat ng laban natin sa buhay, kundi sapagkat merong nag-aakay sa atin upang mangyari ang katotohanan yan. Ang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating takot at pangamba sa buhay. Salamat sa mahal na ina, na inaakay tayo patungo kay Kristo upang huwag tayong maging mga sawi sa buhay. At salamat din po kay Father King at sa kanyang mga kasamahan na nagdala sa atin ng Our Lady of the Consolation upang sa gayon ay maakay tayo sa ating Panginoong Jesus na magdadala sa atin sa ating tagumpay laban sa ating mga takot at pangamba sa buhay. Salamat din po sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng nakasama natin at nakatulong natin upang maging maayos ang kanyang pagdalaw. Sa pangunguna ng ating ministry on liturgy, Father Ian, Mark Abo at kanyang mga kasamahan at sa lahat po na naging bahagi
ng pagdalaw na ito ng mahal na ina sa inyong lahat. Maraming marami pong salamat. Tatandaan natin na ang isa sa malalim na aspiration natin sa buhay ay maging tagumpay sa lahat ng ating mga dagok, takot, pangamba sa buhay. At ang mahal na ina ay pwede nating lapitan upang siguraduhin tayo ay tagumpay sa ating mga laban sa buhay. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, nais ko rin po munang magpasalamat. Una higit kay Father Oscar at kay Father Ian sa pagtanggap po sa pagdalaw ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon at sa inyo pong lahat. Nawa, ang pagdalaw na ito ay magpaalaala sa atin na sa bawat pagdadaanan natin sa buhay, mayroong isang ina, ang Mahal na Birhen Maria, na magagabay at magpapaalaala sa atin na kung papaanong ang plano ng Panginoon ay laging magaganap ng naaayon sa kanyang kalooban. Ipagkatiwala po natin ang buong ating mga sarili at patuloy nating hingin ang gabay at pagpapala ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.